Welcome to my YouTube channel. Before that, please like and subscribe to my channel and don't forget to my video na i-upload ko po sa inyo. Pindutin nyo po ang bell button para ma-update po kayo sa aking video. Ito guys, manood tayo ng Batang Ina Makeover Reveal. Tutulungan po siya ni Sir Richard basta siya na yan, Sir Richard. Pasensya na po Sir Richard, hindi ko po na-pronounce po ang iyong pilido po. Pasensya na po guys, pasensya na po Sir Richard, pasensya na po. Strands ba po babasa niyan guys? Ay, nakaunod na lang tayo guys. Like and subscribe po sa aking YouTube channel. Panoorin po natin ang Batang Ina Makeover Reveal. So guys, tungkol sa pamilya ang aking tinging-nging-nging. Sa panorin natin guys. Ito na guys, pasangin. Nakaw po yung mga gamit namin. Makeover that's transformed. Ang isang magulang ay hindi lang nasusukat sa pagiging ama at ina, kundi isang obligasyon hanggang sa huling hininga. Ano po, Jaylin, latoy niyo. Buti ano, nandito ka. Opo, kasi... Nandito kayo ni baby po. Opo, kasi po, wala naman po kami ngayon eh. Kasama sa bahay namin, kami lang po. Tatlo lang po kami. Kaya po, sinasama niya na po kami. Yung kasawa mo, ano trabaho? Ano po, ito, parking. Nagpa-parking po siya dito sa ano, restaurant na to. Buti ano, pinayagan kayo dito na ano, mag-stay ka dito sa site. Opo. Opo, wag lang ano, hindi naman po kasi kami ngayon eh. Kagaya nung iba po, kaya pinayagan naman po nila kami. Oh. Ilan taon na yung asawa? Ano na po, kakatapos lang po nag-birthday nung June 12. Nag-18 na po siya. Ay, nag-18? Opo. Tapos ikaw? 17, nung 17. Ano, April 5. Paano ka nagkakilala? Yun nga po, nililigawan niya ako nung kasi tambay-tambay nga po siya nun eh. Dami na nung pumbarkada, tapos nakikita niya po. Ano po nun, mag-classmate po kami nung ano, sa team niyo po dyan sa ano. Nag-aaral po kasi ako nun dyan sa team niyo, grade 5. Oo. Tapos ganun din siya. Kaya nagkakasabayan po kami kasi pag labasan, nagkakasabayan kami. Tapos nakikita rin kami sa lugar namin. Kaya po yun, nanligaw siya sa akin. Pagkain namin ngayon, pang-almusal namin bukas, tapos balik na naman dito. Kumusta naman yung pagsasama? Okay lang naman po, tapos minsan mayroon din pong pag-aaway, pero okay lang naman po, na ano din po namin. Pero masaya kayong dalawa? Opo, masaya naman po. Pero kilala si ano, yung asawa mo sa bahay, sa inyo? Opo, tinanggap din po siya ng magulang ko. Nung una po, hindi po siya tanggap. Kasi nga po daw, bata pa po daw kami, ba't po daw ganyan? Gano'n po daw kami. Dapat po daw pag-aaral muna yun una. Pero po ngayon, tanggap na rin po kasi nga po, may anak na rin kami. Mm-hmm. Kaya po yan, natanggap ang ganda po. Ng anak mo, ha? Ang ganda ng anak mo. O nga po, ang dami nga po nagsabi. Ano daw siya? Haba ng kasi, amo ko lang. 15 po ako, nabuntis po ako. Tapos nanganak na po ako ng 16. Tapos ngayon, nag-birthday na po ako ng 7, ano, nung 18, 5, nung 17 na po. Kumusta yung pagiging ina? Pero kinakaya.
ano, pinakaya po namin. Masaya, no? Kasi ano, yun? Nakakaulang pagod siguro yung mga anak, no? Opo, pag ano po. Mas pa pag nagbibigay ng kalakal yun dyan, nabibenta po namin. Kayo? Opo, kasama na po yung pangangalakal ng asawa ko po. Kailan ka last nagpa-parlor? Di man po ako mahilig sa mga ganyan. Yes, yes. Eh, may makeover na po siya. Di man po, parlor ko, pakakaya na lang po namin. So, ito yun, ano, tamang-tama, ano, ayan. Ito po yung makeover ka namin. Free haircut, free kulay, tsaka free treatment ng hair. Thank you po. Kasi first time ko ito eh. Masyado ko siya malinaw. Ngayon lang po. Hey, baby! Ayan. Tara, siya kayo. Papa, tara. Ano yung pinaka the best part ng ano merong mga anak? Masarap po. Ano po siya? Makulit. Pero mas, Nakakawala po ng pagod. Tapos, yun yan. Kapag ano ka, yung halimbawa, meron kang problema, siya po yung magpapagawala ng problema. Pag nag-away po kami, siya lang po yung ano, nagpapa-into sa amin. Ngingitay niya po kami, tumatawa lang po siya. Siya na lang po yung nilalaro namin pag nag-away kami. Ano naman yung pinaka, ano, pinaka mahirap na part sa pagkakaroon ng anak? Yung, pag may sakit po siya, siyempre po, mahirap din po, mahirap po makita na umiyak po siya. Ano po, masakit po sa dibdib. Siyempre po, iiyak ka rin po. Hindi mo makikita yung ano, yung dating masaya anak mo, tapos ngayon ganyan may sakit, nakakaiyak po. Ikaw ba, dito sa feeling na nagkaroon ka ng anak, ano yung masasabi mo sa anak? Na nagkaroon ka na ng anak ngayon, ano yung mapigil mo na na-feel mo na katulad ng nanay? Nasabi sa mama ko, ano, nakinig din ako sa kanya nung muna. Kasi sabi niya, mahirap maging nanay, mahirap maging ganyan. Tinan mo ako sa'yo, nahirapan ako sa'yo, abul-abul kami sa'yo ng papa mo, ganyan. Pero wala, okay naman po sa kanila ngayon. Napapagsabihan nga din po siya minsan na, ba't mo pa sinasama yung mga pamilya mo? Kasi ganyan, nagpaparki ka lalo na nasa kalsada. Pero, naano naman po. Ayoko lang po talaga maiwanan sa bahay kasi nga po, yun nga po, natatawag po kami na kami lang po doon. Doon ba sa Kensang Pena? Ito guys, pagpatuloy na natin ang ating palabas. Kay may customer po kami kanina, nagpaayos ng cellphone, eh tulog pa nga akong asbang. Itutuloy na natin ng ating palabas na may batang inang makeover reveal. Ito na guys, manalo na tayo guys. Opo, nung ano po, nung pinasok, nung buntis pa po ako na, nung buntis po ako, yun, parang nagka-trauma po ako na, ayaw ko na talaga magpaiwan sa asawa. May pumasok na tao doon sa ano, sa place o sa kinakatira. Buntis ka nun. Bukas na lang. Ina, tulog pa ano siya. Ano po nun? Yung nga po, yung ninakaw po yung mga gamit namin. Tapos nagising na lang po ako. May kapitbahay na lang po na hinabol po namin. Pwede na po namin na. Ayun po, yung sumigaw na lang po to, nagising po yung mga kapitbahay, sinabol po namin yung magnanakaw. Kaya po yun po, na-trauma na po ko. Ayaw ko na po talaga ito. Ay, ganun po talaga po. Sinabi ko na po yan sa mga magulang ko kaya. Oh, kasi minsan nakakatakot. Oh. Yung moment, anong doon sa'yo? Diba? Kaya po na, yun nga po siguro. Kaya dahil po doon, kaya ayoko magpaiwan. Kaya, mas nag-asawa rin po ako ng bata.
Naalala ko po is, ang edad ko yun is 17 years old po ako nag-asawa. Tapos po guys, tuloy natin guys. 17 po ako nag-asawa. Tapos guys, nagkakilala po kami ng husband ko dati. Basta 17 po ako nag-asawa nyon. Tapos nabuntis po ako. Tapos kaso lang guys, ang dati kong asawa addict guys, sobra. Tapos ano po ako, namatay na lang po yung aking baby girl. Baby girl po siya, namatay po siya dahil sa ano po, overdue po siya. Overdue siya yung ilang anak ko siya guys, kasi sobra na po siya sa buwan. Kaya kayo guys, kayo mga kababaihan, huwag kayo maaga mag-asawa kasi mahirap po guys, kagaya nito ni ate. Nag-asawa siya ng nag-asawa po siya ng bata, pero nakayanan niya siya, nakayanan niya. Pero vlog.